Ayan mga ka-keepers, ito yung tinatawag na insulator, heat insulator. So, kitang-kita nyo guys, nakikita ito siya sa mga ceiling. So, ito yung nag-absorb ng init. Kaya, hindi magda-direct dun sa mga betta fish yung mga ano, init. So, sana, hindi mamatay. So, ayan mga ka-keepers, ito yung nilalagay natin dito guys. Oh. Gusto ko lang guys, sabihin sa inyo na meron tayong wholesale na Dumbo Ear Gold. So, regular size, bidder size. So, for 1,000 pesos only, 10 pieces sa mga keepers. So, kung gusto yung umorder nito, 10 pieces na Dumbo Ear, male lang mga keepers, 1,000 pesos lang. So, 10 na yon. So, murang-mura na mga keepers. Then, ang shipping fee is 300 pesos via JRS mga keepers. Good morning guys, it's another day, it's another vlog naman mga ka-keepers. Good morning sa mga ka-keepers natin dyan nationwide at sa ibang bansa. So ayan mga ka-keepers, for today's video guys, magpapadala tayo ng betta fish papuntang Luzon at Visayas. So samahan nyo ako mga ka-keepers, ipapakita natin yung mga betta fish na napili nila guys dito sa ating barracks. At sa mga ka-keepers na gustong umorder ng betta fish, yung link natin ng Facebook guys nandyan sa description at comment section. So ang gawin nyo, message nyo ako, email or i-viber nyo ako guys, or mag-text kayo mga ka-keepers. Lahat ng information natin nandyan sa description ng vlog natin. So tara mga ka-keepers, simulan na natin. Let's go! So ayan mga ka-keepers, guys, bago natin balutin yung mga in-order sa atin na betta fish, gusto ko lang guys, sabihin sa inyo na meron tayong wholesale na Dumbo Ear Gold. So regular size, bidder size. So for 1,000 pesos only, 10 pieces sa mga ka-keepers. So kung gusto yung umorder nito, 10 pieces na Dumbo Ear, male lang mga ka-keepers, 1,000 pesos lang. So 10 na yon. So murang-mura na mga ka-keepers. Then ang shipping fee is 300 pesos via JRS mga ka-keepers. So papakita natin guys yung mga Dumbo Ear natin na gold na regular at saka mga breeder size. So wala tayong masyadong male female ito mga ka-keepers, pero ito may mga male tayo guys, you know. Yung malalaki ng tenga, Dumbo Ear na gold. Ayan. Dito, condition na condition yung mga ka-keepers. Yan, male lang mga ka-keepers, random na to guys, ako na mamimili sa inyo ng 10 pieces na breeder size. Yan, sobrang laki ng tenga, pwede yung gawing materyales sa ibang mga Dumbo Ear ninyo mga ka-keepers. 10 pieces, 1,000 pesos. Then, shipping fee, 300 pesos via JRS mga ka-keepers, nationwide na yan guys. Tapos, magbibigay pa ako ng free na isa nito kung o-order kayo. So, message nyo lang ako sa Facebook ko guys, sa email or sa Viber para mabilis. So ayan, condition ng condition guys, oh, may bubble nest. Tapos ito, ayan. So ang importante kasi sa mga Dumbo Ear mga keepers is yung malalaki yung tenga nila. Gaya nito. So ngayon lang to guys, paunahan lang, 10 pieces, 1,000 pesos. Sinong gustong mag-mine? Ayan, so dito marami pa tayo dito guys, oh. Oh no, sobrang laki na ng tenga guys. Ito yung inaalagaan natin dati pa. So yan, marami pa yan dito guys. Yung iba dito, yun. Yan, sobrang laki na. Yun. Tapos yung iba dito, mga junior size pa yung mga keepers. So hindi pa pwede, tinan nyo. Yung mga junior size, maliliit pa mga tenga nila. Pero mga ilang buwan, lalaki din yan. So 10 pieces lang na breeder size na pala ito ng ganito. So yan guys, so abilin nyo lang, murang-mura na ito mga keepers. 1,300 lang ang babayarin nyo kasama ng shipping fee na 300 pesos JRS. So JRS na po tayo guys, kasi sa LBC medyo mahal po ang shipping fee ng betta fish dito sa Cotabato City. Pag Manila guys, 3 to 4 days ang dating. Pag Mindanao naman, mga 3 days, ganun, same lang sila, 3 days, 3 to 4 days, depende sa lugar. Pero huwag kayong mag-alala mga keepers, kasi safe naman ang mga betta fish, hindi naman sila agad mamamatay basta hindi lang mainitan sa courier natin. So ayan guys, ito, sobrang laki eh. Ayan mga keepers, so ito yung unang ano natin, padala ngayong Linggo, ngayong Lunes.
So ito yung unang batch ng mga betta fish natin na may umorder na tatlong ka-keepers. So shout out to Sir De Chavez. Ayan, ang order niya mga ka-keepers ay si number 75 at si number 56. Ayan, hanapin natin si number 75. Ay, nandito. Yung sabi kong pinakamaganda, guys, na betta fish. Number 75, ito. Ito mga ka-keepers, oh. Ayan. Ang ganda. Ito sana isasali ko sa show, pero hindi inabot, guys, kasi nakuha na ni Sir yung ating EOC na fancy copper. Ayan. Ayan, guys, oh. Ang ganda pa naman. So, papadala natin ngayon, mga ka-keepers, sa number 75. Ayan. So, murang-mura lang yan nakuha, mga ka-keepers, itong betta fish na to, guys. Ayan, oh. Tingnan nyo naman ang form, mga ka-keepers. Pwedeng-pwedeng isali sa show. At si number 56. Hanapin natin sa number 56. Dito. Ito. Katabi ni 55. Malamang 56. Tanggalin natin ang harang. Ayan. Ganda din ng form. So marami pa tayong mga FCCP mga ka-keepers na ganito, nandito pa. So, balutin natin, guys. At meron yung freebies, mga ka-keepers. Pundahan natin ng freebies doon, guys. Ang freebies ni Sir ay isang, hanap tayo. Hanap tayo ng mga freebies dito, guys. Ay isang mascot. Ito, number 3. Freebies niya. Diba? So, basta sure buyer mga keepers, may freebies yan. Lagi. So tara, balutin na natin, guys. So yan mga ka-keepers, babalutin natin, guys. Ang gagamitin natin na tubig mga ka-keepers, ito pa rin, guys. Kasi bagong palit pa lang sila. So pwedeng-pwede pa tong tubig nila. Yan, si number 75. With talisa extract yan mga ka-keepers, importante yan sa biyahe. Yung talisa extract na yan. Ito ang freebies, half moon mascot. Ayan. So ang freebies ko mga keepers, depende sa trip ko, guys, kung ano ibibigay ko na beta. Basta sure buyer lang mga keepers, walang daming sinasabi. Ayun, meron talagang freebies yan. Palagi. So ito yung betta fish natin na freebies worth 300 pesos na benta natin. Ayan. Freebies lang. Ayan. Half moon mascot. Ano? Tapos dudoblihin pa natin yung mga keepers para hindi siya agad masira sa biyahe. Kung nangyari mabutas man, ayan, hindi siya lalabas yung tubig niya. Tapos lalagyan pa natin ng tape dito mamaya kasi ano, para hindi sila magkita sa biyahe, hindi ma-stress yung mga betta fish. Kasi puro silang mga male betta. So ang mangyayari pag male betta, mag-aaway yan or mag-flare. Pag nag-flare yan mga ka-keepers, mas-stress yung
mga betta fish natin. Kawawa lang. Yung unang customer natin, tapos ito yung lalagyan. Ice cream. Ayan, so mamaya lalagyan pa natin ng tape yan, mga ka-keepers. Una natin. So ayan, mga ka-keepers, ang next na umorder sa atin ay si Sir Rodel Vic Basilio. Shoutout sa'yo, sir. Number 54 at number 55 ang kanyang mga keepers, at isang pair ng Dambu ear. 54-55 ito. 54-55 niya. Tingnan natin kung maganda ba. Syempre. Yan, oh, di ba? Ganda, mga keepers. May hard talisay lang kaya di masyadong mapansin, pero sobrang ganda ng form talaga ng mga fancy copper, mga keepers. Ayun talaga yung mga form nila, oh. Tingnan niyo yung buntot. Yan, 54-55. Pili natin, guys. Tapos pair ng Dambu ear. Mamaya may mili tayo doon, guys, ng Dambu ear natin na pair para sa kanya. Yan, mga keepers, hanap tayo ng Dambu ear na kanyang pair. Yung malaking tenga ang pipiliin natin, guys, para breeder. Siyempre, may freebies pa rin siya. Hindi siya may freebies, mga keepers. Basta, good buyer. Meron pa nga tayo dito, guys. Oh, mga FCCP, guys. Oh. Yan, ito na lang, mga keepers. Oh. Ito yung kukulin natin sa kanya. Tapos, isang female. Mati ng female dito, guys. Yan, female. Let's go! So, yan, mga keepers. Babalutin natin ang order ni Sir Basilio. So ito yung ano niya, guys, freebies niya. O, oh, diba? Junior size na Dambu ear. Ang ganyang freebies. Yun, o. Oh. Nasa tank pa. Special pa. So, depende sa trip ko, mga keepers, kung ano yung mga freebies natin. So, pagswerte nyo, guys. Basta good buyer kayo. Yan, magandang freebies natin dyan. Oops, ipulihin. Kunting sabaw. Tapos talisa extract, huwag kalimutan, huwag nagpapadala. Yan, tapos yung Dambu ear natin. Bigla tayo kukuha ng tubig. Use natin dito. At pili natin siya. Hmm.
Yes, oh, dambu yun. Yan, ang previous dito. At yung ating female. At ayan, na-order ni sir, mga keepers. So, next tayo guys. Ayan na, order ni sir Roderick Basilio. Ayan. So, freebies na Dambu Ear junior size. Tapos yung number na napili niya guys. Ayan, mamaya babalutin pa natin ng tape para hindi magkita yung mga beta. At next na tayo, mga keepers. Next natin, I see. Ayan, isa lang yung order niya. Isang rose tail na mascot. Ayan, si shoutout natin. Si shoutout to Princess Charlie Alcantara. Ayan, number 25. Ayan, rose tail. Ayan guys, oh. Ito yung kanyang order na rose tail. Ulutin natin at may freebies yan mga keepers. Yan. Hanap lang tayo ng freebies yan. Ayan guys, ang ano niya, freebies, isang female na super red, half moon. Ayan, may freebies. So, ayan. Dalawa lang to guys. Kaya-kaya na itong balutin. Half moon. Kailangan maraming tubig kasi half moon ito. Ayan, no? Rose tail. Mga long fins, kailangan maraming tubig. Yung kanyang female. Ayan guys. So ayan mga keepers, mayroong nagpahabol dito guys, si Sir Jeremiah Ignacio. So ngayon lang nagpadala siya sa GCash natin para sa tatlong beta fish na napili niya FCCP, si number 45, 50 at 51. So ayan guys, si 45. Number 45. Ayan, number 45. At 51. Tingnan natin guys. Tingnan natin na malapitan. Okay, ganda guys, oh. 51 tsaka si 50. Ayan.
50. Yan. Harap natin ng freebies mamaya sa kanya mga keepers. Babalutin muna natin guys. So ginagawa natin ng vlog ng mga keepers para yung mga buyer natin makita nila kung yun talaga yung betta fish na nilalagay natin. Mga number nila guys para walang daya. Yan lang tayo, transparent. So kung ano yung napili nyo number, yun po yung nilalagay natin mga keepers. Yan guys, so oh. At ganda freebies niya guys ah. Ganda freebies. So ayan sir, ito na yung freebies mo. Female na ano, UC ba to? Ayan o. Balik natin ito isa. Ayan siya, red base na UC female. So ito, nag-iisa na lang to siya sir. So ito na yung freebies mo sir. Yung mga keepers, lagyan natin ng ano, lalagyan natin ng tape. So ganito lang mga keepers. Lagyan lang. Ayan. Saliktad pa ang paglagay. Ano ba ito? Sumani. Ayan. Ito yung spray natin, female. Lagyan natin ng free. Free. Ito naman mga female mga keepers, importante guys yung mga sila take. Ayan. Para hindi sila magkita sa loob, para hindi sila mag-flare. Para nag-flare sila mga keepers, ano guys, ma-stress yung mga beta natin, baka mamatay sa biyahe. So ayan mga keepers, ganito lang guys pagbalot nito. Balikan ko kayo mga keepers pag ano guys, nabalot na natin lahat yung mga betta fish natin. Ayan. Ayan guys.
Yan mga ka-keepers, nabalot na natin guys yung mga betta fish. Naka-packing tape na sila para hindi magkita at ma-stress sa biyahe. Ayan. So, susunod natin mga ka-keepers, lalagyan natin ng insulator para mag-absorb ng init sa biyahe at hindi mamatay yung mga betta fish kung sakali. Kasi yun lang naman dahilan mga ka-keepers kaya namamatay ang betta sa kapag hindi siya healthy tapos pag nainitan sa biyahe. So, kailangan natin ito para sa betta fish natin bago ibiyahe. So, let's go! Ayan mga ka-keepers, ito yung tinatawag na insulator, heat insulator. So, at kitang-kita nyo guys, nakikita ito siya sa mga ceiling. So, ito yung nag-absorb ng init. Kaya, hindi magda-direct dun sa mga betta fish yung mga anong init. So, sana, hindi mamatay. So, ayan mga ka-keepers, ito yung nilalagay natin dito guys. Ayan. So, nabalot natin ng ganyan ang betta fish natin. Tapos tape dito. Tape dyan. Okay. Tapos tape sa gilid. Tape sa gilid. At dito. So, ganyan lang mga keepers. At tapos na. So, sana meron kayo natutunan guys. After nito mga keepers, pupunta tayo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kukuha na yung permit. So, kung meron ano sa inyo lugar ninyo guys, BFAR, so puntaan ninyo, then insert nyo dito bago nyo ipadala sa mga courier na pwede JRS, LBC. Yun. So, maraming salamat mga keepers at sa mga umorder, shoutout sa inyo guys. So, sa mga gusto pang umorder mga keepers, may mga available betta fish pa tayo dito guys. Ayan. So, bilisan nyo na bago maubos yung mga FCCP. Meron pa dito, sa baba, dito. Half moon natin. So, ayan guys. Thank you very much. Subscribe mga keepers. Fish out.